What's up guys? In today's video ay pag-uusapan natin kung magkano ba ang salary ng civil engineer sa Amerika. Cha-ching! Cha-ching! So kung nasan man kayo ngayon, medyo mahaba itong video na to dahil about pera. So as much as possible, dapat relax kayo dyan habang nanonood para mapanood nyo yung buong video. Okay? Let's start! Okay, kasama ko naman ngayon ang kapatid kong kalbo. Yan, magmumukbang. Mukbang ba tawag ito? Mag-K-barb kami. Anong K-barb? Samyupsal? 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 Ambot, basta K-barbecue, K-barb. Okay guys, so habang nagluluto si Tope, usap muna tayo. Pag nag-work ka dito sa US as engineer, may iba-ibang position ka. From the start, from assistant, up to director sa pinakamataas. So, isa-isahin natin yung lahat. Pinakauna is ang engineering assistant. Sa engineering assistant, ang trabaho mo yan usually is ikaw yung nag-deal sa public. Then, ikaw rin nag-handle ng permits. Ikaw ang taga-input sa system nyo, ng mga information, mga ganun. Taga-photocopy, taga-takbo dito, taga-takbo dun. Ikaw yan. Bago ko sabihin magkano sweldo ng engineering assistant, pwede kumain muna ako. Isa lang. Paano ba kumain ito? Ayan, gulay muna. Nakita ko to sa ano eh. Sa, ano nga yun na Korean pe? Pinanood ni Marvy? Kimbokjo. Yan, sa sausaw mo. Ang daming. Dito. Tapos, lalagyan natin ng kimchi. Kimchi. Ibabalot natin. Kainin natin. Sarap. Okay. Hulaan mo, Peng. Magkano sweldo ng engineering assistant, Peng? Ano may siya? Starting? Starting. Per hour. 25. Mahal na mo. So, yun ang hula mo? So, ang sweldo. Ay, ano pala guys? Tawag nito. Itong mga numbers na sasabihin ko ngayon is para lang sa... Wala mo, di ba? 25. Ang sweldo, Peng, ng engineering assistant ay $20 to $25. So, tama ka. Dapat meron akong price. Price mo, kumain ka dyan. Yan ang price mo. Totoo na itong baboy. So, $20 to $25 per hour ang engineering assistant. So, magkano yun a year? Ano siya? Mga $41,000 to $50,000 a year. Next position. Next naman is ang assistant engineer. Assistant engineer naman, ito yun yung parang pwede ka nang humawak ng mga projects. Yung maliliit na projects. Ganun pa rin, nahawak ka pa rin ng mga permits. Ikaw rin pa rin mag-uusap sa mga tao, sa public, sa front counter. Ikaw rin nag-inspection ng mga current na mga projects ng city. So, kumain ka na lang. Magkano? Kailangan mo magkano? Ano ba? Assistant engineer. Busin mo kayo yung nakain. Kailangan mo pa? Ang ano nga? Magkano pa rin assistant engineer? Anong assistant engineer? Sinong paso? Andito ka ba? Ano pa yung kanina? Engineering assistant. Sino assistant engineer? Pareha ba yan? Iba yun! Siguro, 30. 30? Ikaw, ano mula mo? Si Mami guys sa likod. 35? Teng, teneneng, teng, neng! Ang sweldo ng assistant engineer ay $35 to $40 per hour. $72,000 to $80,000 a year. Yan ang sweldo ng assistant engineer. Pero natagod na. Huwag mo kasi muna ilagay lahat. Next one! Napasok pa ako. May bayad talaga ito ba? Anong bayad? Hindi, masyadong paso. No gain, no pain. No gain, no pain. Iba mo yung paso sa mantika at saka sa workout. Ano mo yun? Next! Associate engineer. Pag associate engineer ka, mga projects mo hinahawakan, mas malaki na. Mga $500,000 to $1 million kapin dollars na mga project. Ang kapin? Kapin ba? Parang... Karamihan sa mga associate engineer ngayon, nagre-require na sila na magkaroon ka na ng professional engineer license. May ibang city na okay lang, but most of them, nagre-require na sila ng lisensya. So, yun yung third position. Ano? Ngano? Hindi ka nakikinig. Kanina, assistant. Ngayon, associate naman. Kano man sa associate? 50. 50? Mahal-mahal. Ikaw, me? Ano lang? 40? 5? Ang sweldo ng associate engineer ay... $43 to $57 an hour. Hour? Hour? An hour. I don't know. Isang oras! Magkano? So, $43 to $57. So, magkano yun? Paano kainin? Lagi subukan. So, magkano yun per year? $90,000 to $119,000 a year! Siguro naiisip nyo ngayon, guys, na, uy, ang daming pera niya na. Uy, daming pera. Pero guys, yan siya is gross income pa yan. Ibig sabihin, hindi pa na minus ang tax. Mamaya sa later part ng video na to, sasabihin ko magkano binabawas sa tax. Tama pala, disclaimer lang guys, nakalimutan ko sabihin sa video na yun na itong mga numbers na shinare ko sa inyo is based sa aking experience and also sa aking research na ginawa. And also, itong mga sweldo na to is for Los Angeles County, California. Kasi sa iba't ibang places or states sa Amerika, iba-iba ang range ng
sweldo for engineers. O nga pala, so far, kung nakatulong sa inyo tong video na to, please hit the like button, okay? Alright, let's proceed to the video! Next is ang senior engineer. So yun yung after ng associate engineer. Ganun pa rin, naghahawak ka pa rin mga projects, kailangan naka, may lisensya ka na as professional engineer. Ang kaiba nito sa senior engineer, more on ano rin sila, mga paperworks. So more on ano sila, sila nagpa-process ng mga grants, program. Basta mas mataas sa position, yun na yun. That's yun. Peng, magkano man hula mo, Peng? 55 to 65 ang senior engineer. Ikaw, me, 55 to 65. Okay, malalaman natin yan after kong kumain. Samyup everyday. Ano yun? Masang aso! Kaya pala kilain, me, gano'n? Okay, ang struggle ng senior engineer ay hindi siya per hour. So guys, pagka senior engineer ka na at higher position, ano na siya? Annual salary. Ibig sabihin, sa year na yan, sakto kung ano ang babayad sa'yo. Kung marami ka mga trabahuin o konti ng trabaho mo, sakto yan ang matatanggap mo sa whole year. Ang sweldo ng senior engineer ay 109,000 to 130,000 per year. Understood naman din kasi guys yung sweldo, kalaki ng sweldo nila dahil yung mga projects mong hinahawakan, million-million na ang amount ng project, di ba? So syempre, kailangan yung nag-handle nun is competent enough na mapatakbo niya ng maayos competent. Competent ba yung... Confident? Competent ba yung ano? Competent ba? May pinag-aralan, may experience, maraming experience, yun number one, maraming experience. Qualified, okay. Thank you for that wonderful answer. After senior engineer, ang next naman is assistant city engineer. Ang sweldo nila is 115,000 to 130,000 a year. After assistant engineer, city engineer, bali siya na yung head ng city. Engineer na head ng city. Pali parang yun yung pinakamataas na position maliban sa director. So siya na ang nag-manage ng mga tauhan, lahat ng mga staff, ang mga pera, siyang nag-handle. So malaki talang responsibility ng city engineer. Okay, magkano ang sweldo niya? Hula. Ano hula mo? 150. Ang city engineer ay 120,000 244,000 a year. May gano? 120 to 144. Okay, last one. Yung pinaka bossing, yung pinakamalaking tae. Director of Public Works. Sweldo, last, tula. 170, 200. Hindi umabot ng 200. Sweldo ng director is $130,000, $270,000 a year. Ilan? 132? 170. Siguro yung mga 200K, meron sila, pero feeling ko yung sa mga private big cities. Like for example, Beverly Hills, siguro, or ano ba, Pasadena, or kahit sa LA, Los Angeles na city. Pero sa mga municipalities lang, yun yung range. So guys, remind ko lang ulit kayo ha, itong mga sweldo na to is estimate, mga estimate, gross income. Wala pang tax. So ngayon, pag-uusapan naman natin ang tax. Magkano bang tax na binabawas per paycheck dito sa California? Ito ay tumatanggit. 9.10%. Pag ano man yan sa grocery pag bumibili ka? Hindi ba parehas? Hindi. Alam nyo magkano? 25 to 29%. Ha? Huh? Ng sweldo. So yun din yung pati sa nagtrabaho ko? Hindi. Depende siya sa range mo. Kung lower paying job ka, mas mababa ang tax. Pag higher paying job, mas mataas ang tax. So para conservative ang rate natin, sabihin natin 27% per sweldo. Yan ang binabawas. So mabigay tayo example ha. Okay guys, tignan natin ha. Mag-ano tayo ng sample math problem dito. Let's take for example, kuwari engineering assistant ka, yung pinakamababang position, okay? Mag-earn ka ng $25 per hour. 25 times 8. What 8? 8 hours a day. Okay, times 8, 5 days a week. Monday to Friday. Tapos yan, ang sweldo dito is bi-weekly. So every 2 weeks mo matatanggap sweldo mo, so times 2. Every 2 weeks, ang bi-weekly. Ilang yan, Peng? Buy nga! Buy weekly! Buy means 2. So, 2 weeks. So, 2,000 per 2 week. Minus tax, which is say 27%. Times 27. $540. Ang mababawas sa sweldo mo. So, minus 2,000. $1,460 lang ang mauuwi mo every 2 weeks. Minus tax, ano na yan? Net income na yan. Times 2 for 1 month. So, meron ka 2,920 a month. So, yan na ang pagkakasahin mo sa lahat. Living expenses mo. Renta ng bahay, sasakyan, insurance.
insurance, pagkain. Magkanong renta per month may? Dito, one bedroom, one bath. One bedroom, one bath sa Los Angeles, downtown Los Angeles is 1,500 minus 1,400 ang matitira sa'yo. Pagkain mo, sabihin natin $100 per week, pwede na? Isang tao ka lang man. Ay, isang tao lang pala. Let's say $50 a week. Hindi ah. 100 na lang. 100 per week nga. 100 per week, ano na yan ah. Marami na yan, busog ka na. So 100 times 4, 400. Let's say lang, 400. So, may sasakyan ka pa. Ano mas sasakyan mo? Pinaka-basic lang. Pinaka-basic. Toyota Camry. 300 a month. Siguro tinagad naman. Ano man yan? Bis? 300 a month. Average car lang. 300 per month. Plus, minus pala. Minus, magkano insurance? 150 a month. Minus, gas mo per month. Let's say, $20 a week times 4, $80. 490 na lang. Ano pa ba? Maglalaba ka pa. Siguro mga $20 per 2 weeks. So, 40. Yan. Yan na lang matitira sa'yo. $450 a month. So, kung isipin mo, wow, dami mong pera. Wow, maraming pera. Pero, pag i-minus mo na lahat ng mga expenses, sakto lang guys para mabuhay ka. Tama? Hindi. Tama oy. Yung $40 na yan, pwede mo nang gamitin for savings or for investment. Malaki nga ang sweldo dito sa Amerika, but ang expenses mo, malaki rin. So, pantay lang. Pero, ang pera nito is, kung i-convert po ng peso, malaki talaga. Try natin mag-convert ng peso ah. So, $1 equals 50 pesos times 50. A month, meron kang $146,000. Pesos! Ay, pesos! So guys, nagkaroon na kayo na idea, di ba? Kung kano sweldo. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, please hit that like button. 1 second lang guys, ang hingin ko sa inyo, pakiclick lang ng like button dyan. Alright, see you in the next video! Bye!